Sige po, got it nyo lang po. Pindutin nyo po yung got it. Yung ano po, yung bawat araw po na nangyayari sa buhay natin, kailangan po talaga na ano eh, i-treasure natin yung mga sandaling ito. Kasi po, kay may COVID, kay wala, lahat po tayo, may katapusan yung buhay natin. Diba? Kahit naman wala yung COVID eh, di naman tayo mananatili po dito ng habang panahon. Kaya, ngayon natin na ano po eh, no, na-realize kung gaano po ka-importante yung presence ng bawat isa. Hindi man po physically, but meron po tayong pagkakataon kahit online, virtually po, ay maging magkakasama po tayo. Yan, nandito na po si Adonis. Hello, good afternoon po. Ah, good afternoon. Yan, buti may internet pa siya. Apo. Bagong ligo ah. Oh, kakaalis lang ng globe eh. Ay, naayos na. Apo. Kaso hindi pa masyadong ayos kasi yung landline. Hindi pa nila maayos. Babalikan pa daw po bukas. Ah, may kasama siyang ano, landline. Apo. Bali ang naayos lang nila yung internet pero yung landline wala pa eh. Oh, at least. Sige. Ayun. So, i-treasure natin ang bawat moment na nangyayari sa buhay natin kasama yung mga mahal natin sa buhay. Siyempre, si Adonis at saka si Chen, part na rin ng family kasi mahal sila ni, mahal ni Lala si Adonis. May ganun. Diba? May ganun. Mahal ni Lev si Chen. O di, part of the family and soon to be talagang magiging miyembro ng family, di ba? Pag kayo'y kinasal na. So, ngayon pa lang, simulan na natin ng tama lahat. Back upan natin ng prayers. Lahat, di ba sabi nga, commit to the Lord everything eh, everything. Even your relationship, even yung trabaho nyo, kabuhayan, lahat, lahat, lahat. Back upan natin ng prayers para maging mabuti ang ating buhay. O, tingnan nyo si, ano, oh, Baby Lance. Nandito na. Hi, Baby Lance. Nandito na rin si Lenny. Praise God. Mamaya tayo mag-pray sa closing prayer. So, kamusta po kayo? Salamat. Nakaka-attend kayo ng daily morning prayer and devotion. No? Yung umaga pa lang, na makakarinig na tayo ng Word of God, ibibigay na siya ng kalakasan sa atin. All throughout the day, alam natin na nandyan yung paggabay ng Panginoon kasi binakapan niya tayo ng salita niya eh. Diba? Tapos ngayon, hapon, mamaya matutulog na tayo. So, ino-honor po ni Lord yon. Natutuwa po ang Panginoon. Kapag ka marami tayong time sa Kanya. Diba? Marami tayong panahon sa Kanya. Yan po kasi yung sinasabi karamihan ng mga tao sa mundo. I don't have time. Saka na lang. Saka na lang pag may time ako. Saka na lang, Sister Irene, kapag matanda na ako. Ganyan. Nakita niyo po yung mga taong simbahan, karamihan senior. No? Kasi parang tingin nila, pag senior, doon lang magkaroon ng time. Pero maganda po kahit baby pa lang. O tingnan nyo o, si Baby Lanso. Diba? Nagpipraise the Lord na po siya. Yan. Salamat sa Panginoon. Si Lord po, hindi po siya nauuna, hindi rin siya nahuhuli. Lagi siyang on time. Perfect yung time ng Panginoon. Laging perfecto ang kanyang timing. Yan. Yung timing niya sa buhay natin. Sabi, Lord, bakit ngayon lang to? Tung sana, dati pa namin ito ginagawa. Pero kasi ito yung perfect timing ng Lord. Kung ako man, pwede akong manghinayang. Last year naman, nagganito na tayo eh. Tinitingnan ko yung mga memories last year, mga May 2020. Nakita ko pa yung mga pictures natin. Pero naputol kasi nga naging busy dahil naging okay-okay na yung sitwasyon. Subalit, ibinalik tayo uli ng Lord sa ganito. Which is, sige lang, sunod tayo. Saan tayo dalhin ng Panginoon? Di ba? Hindi tayo, dito tayo nililid ni Lord. Okay, go. Diba? Panginoon, kung anong kalooban mo sa amin, susunod po kami. Di ba? Kung dito niyo po kami gusto,
para po makilala natin ng lubos ni Lord. Hindi ang kaparaanan. Marami po kasing tao kilala si Lord. Kilala mo ang Diyos? Oo, kilala ko. Pero yung mas deeper po na pagkakilala sa Kanya, yun po ang parang kulang sa tao. So kung tatanungin ko po kayo, sino po ba ang Diyos sa inyo? Sino po unang gustong sumagot? Si Adonis. Si Lord sa'yo. Hello? Hello po. Yun, yes. Para po sa akin si Lord, ano, siya yung talagang matatakbuhan natin every time or sa lahat ng oras. Either up ka or down, siya lang yung talagang makakatulong sa atin. And siya rin yung may gawa ng lahat. So, lahat ng mga nangyayari sa atin, may reason lahat. O kahit na ano, good or bad, sabi nga nung isang ano nung Sunday yung sa pare, sabi niya, yung either good or bad na nangyayari sa atin is may connection sa mangyayari sa atin in the future. So, may reason lahat 'yon. Yes. Parang ganun. Amen. Amen. So, si Lord yung matatakbuhan, 'di ba? 'Yun yung sabi ni ano, no? Good or bad, up, nasa taas man yung buhay natin, may pagpapala, walang pagpapala, 'di ba? Okay. Kilala. Sino si Lord sa'yo? Ano po? Ano yung pagkakakilala mo pala sa kanya? Yun. Siya yung tagapagligtas natin. Amen. Simple as that. Okay. Kasi kahit ano ka man, kahit... Siya kasi yung nakakakilala lang sa'yo eh. Kung naging... Siya yung nakakakilala sa sincerity ng puso mo. So, kung tingin man sa'yo ng tao is masama ka or mabuti ka, hindi tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan niya kung ano yung nasa puso. So, siya yung ano, tagapagligtas. Amen. Amen, amen, amen to Adonis. Amen to ano. Wala namang maling sagot po, ha? Baka isipin nyo, baka mali yung sinasabi. Hindi po, walang maling sagot dito. Lahat po ng sagot natin, tama po yan. Sino pa po yung gustong sumagot? Sino si Lord sa kanya? Ano yung base dun sa sarili mong nararanasan? Yung ginawa ng Lord sa'yo? Sige po, open po tayo. Yan. Okay, so alam ko po lahat tayo, kilala natin ang Diyos, di ba? Meron po siyang ginawa sa buhay natin. Meron pang maraming pagkakataon sa buhay natin. Nagkasakit tayo, hindi lang tong COVID. Kahit dati pa, nagkaroon tayong lagnat, ubo, sipon. Iba't ibang uri ng sakit na dumaan po sa buhay natin, pero pinagaling naman tayo ni Lord, eh, diba? Nakaranas po tayo ng kagalingan. Meron tayong mga nagda-drive, diba? Nakaranas ng proteksyon. Sa aksidente, nakakarating tayo ng matiwasay sa bahay natin, pauwi, di ba? Yung mga ganyan po. Si Lord yung nagpapala. Siya yung nagbibless. Sabi nga eh, He is the God who give us the ability to produce wealth. Kung anong meron po ngayon tayo, kung ikaw ay may sariling bahay, may sarili kang sasakyan, meron kang pera sa bangko, kung iikot mo yung paningin mo sa loob ng bahay mo, lahat ng mga nandyan, lahat po yan galing sa Panginoon. Lahat yan galing kay Lord. Kaya wala po tayong pwedeng ang kinina. Ang galing-galing ko eh. Kundi dahil sa akin, wala yung mga bagay na yan. May mga ganun po, no? Minsan, dumaan sa buhay natin yun eh. Yung bang, kundi dahil sa pagsusumikap ko, hindi sana magkakaroon ng ganyan ng ano natin. Ganyan-ganyan, no? Parang inangkin na. Inangkin na. Pero ang lahat pong yan, sabi sa Biblia, ay kaloob po ng Panginoon. Binigay po niya yan. Ipinagkatiwala ni Lord. Kung may maganda kang bahay, may kotse ka, may pera ka sa bangko, ibig sabihin,
pinapagkatiwalaan ka ng Diyos na i-handle yung mga bagay na yan. Ganun kanya rin pinagkakatiwalaan na i-manage yung mga bagay na yan. Kasi alam niya, good steward ka. Mapapangalagaan mo yan. Yan. Kaya salamat sa Panginoon na sa bawat araw po na atin pong pagkikita-kita, kahit na maikling oras lang, si Lord yung pinag-uusapan natin. Hindi artista, di ba? Hindi buhay ng may buhay. Dati naalala niya, parang ang sarap kaya pagkwentuhan ng artista. Di ba? Uy, alam mo si ano, no? Iwalay na pala sila. Di ba? Tapos sumama siya kay ganito. Di ba yung mga ganyan? Sobra kayang, ang dami kayang dating dyaryo na puro mga showbiz balita, sa TV, ganun. Pero kasi, ito yung transformation na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang sarap pag-usapan, pagtungkol kay Lord. Tapos sabi niya sa Bible, saan man merong dalawa na nag-gather, tapos siya yung tinataas, asahan daw natin na kasama natin siya. I am in the midst of them. Eh, paano midst? Eh, virtual lang. Layo-layo tayo. Hindi naman to yung nasa isang kwarto tayo, nakabilog tayo, tapos nasa gitna ng ating Panginoon. Eh, may kaparaanan po ang Diyos. Yung heart ng bawat isa ay tinatouch ng Panginoon talaga. Tinatouch ng Lord yung heart natin. And thank you, Lord, for this opportunity. Ilan po ba yung tao sa mundo? Billion? Trillion? Pero we are so blessed na nandito po tayo na pinag-uusapan natin si Lord. Maraming tao busy sa kung ano-anong bagay. Wala silang time sa Panginoon. Or maybe physically present but mentally absent. Yung heart malayo. Diba? Pero kasi, sabi nga, ang tao tumitingin sa panglabas na anyo, pero ang Diyos tumitingin sa puso. Kaya yun po yung pinakamahalaga, yung pinababantayan natin yung heart natin sa ating Panginoon. Meron po kung maikli lang na share sa inyo, yung Proverbs chapter 3 verse 5-6, sabi, trust in the Lord with all your heart. Tamo heart pa rin. Diba? With all your heart. Palaging heart. Importante po kasi yung heart natin. Yan po kasi yung tinitingnan ng Diyos sa atin eh. With all your heart. And lean not on your own understanding. Huwag daw po tayong manangan sa sarili nating karunungan. Tapos in all your ways, acknowledge the Lord. No, lahat daw po ng ways, lahat po ng plano, i-acknowledge natin ng Panginoon. Tapos idadirect niya. Siya ang mag-direct, magdadirect ng ating path para maging matuwid. So wholeheartedly, meron pong kwento sa Bible. Nung nakita po ni Peter, si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig, ang ganda po nung kwento na yun eh, sa New Testament. Tapos sabi po niya sa Panginoong Jesus, Panginoon, gusto ko rin yan. Maglakad din ako sa ibabaw ng water, yung sa ibabaw ng tubig dun sa dagat. Sabi ng Panginoon, halika, tinawag niya. So, nakapaglakad po si Peter sa ibabaw ng tubig kasama po ang ating Panginoong Jesus. Pero nung makita ni Peter, grabe, merong malaking-malaking alon na paparating sa kanya. Doon po siya tumingin. Kaya lumubog po siya sa tubig. Na halos malunod po siya. Sabi po ni Jesus, you of little faith. Sabi niya, ikaw, napakaliit ng iyong pananampalataya. No, minsan ganun po tayo. Merong bagyo, nakatingin na tayo doon sa bagyo ng problema. Nawala na po tayo ng paningin sa ating Panginoon. Kaya minsan lumulubog po ang ating pananampalataya. Nanghihina po tayo. Na ano po, madaling sabihin. Kasi pwede, Ate Irene, dali-dali mo sabihin. No? Pero sa katotohanan pangyayari po, real talk ng buhay,
normal po sa tao talaga pag may problema, kahit pagtapos lang natin mag-Zoom, tapos andyan yung problema, makakalimutan mo na yung napag-usapan natin dito. Kasi mismong ako po is ano din doon. Nangyayari din sa akin. After our Bible study, biglang may tatawag akong tao, may empleyado akong ano, may ganito sa site, may problema. So parang, ay naku, naka talagang nakaka-stress, ganyan-ganyan. So that was before. Talagang hirap din po ako na i-adjust yung sarili ko. Sabi ko, Panginoon, ayoko ng gantong buhay. Hindi po pwede to. Ayoko ng ganito, Lord. Talagang nakikipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko, tulungan mo ko, Panginoon. Sabi ko, na ma-handle ko yung mga bagay-bagay. So, nandun po talaga na hindi naman siya, masasabi natin, agad-agad. Agad-agad na yung sinasabi ko, mamaya, lahat tayo is, ano na, so process po rin. So, hinuhulma po tayo ng Panginoon. Ang importante lang po, magpahulma tayo. Nakita niyo po yung potter, yung gumagawa ng ano, ng clay para maging paso. 'Di ba po yung clay, sumusunod lang siya sa shape na gusto ng potter. So ganun din po dapat tayo. Ang ating Panginoon po is the potter and we are the clay. Paano po yung hulma na gusto po ng Diyos sa atin? Sunod po tayo sa kanya. E paano natin malalaman yung gusto niyang hulma? E yun po yung nakasulat sa Bible. Yun po yung gusto niya na tayo ay magmahal sa Diyos. Diba sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Number one po, ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po siya, hindi po yung partner natin sa buhay ang number one. Kundi ang Diyos. Pangalawa lang po yung ating mahal sa buhay. Yun po kasi yung commandments eh, no? Great commandments, inuutos po ng ating Panginoon. And then, love your neighbor as you love yourself. Mahalin daw po natin ang ating kapwa, katulad po ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, ang pagmamahal po sa Diyos, kailangan nakikita ni Lord na talagang yung heart natin, love na love siya. Kasi sobra po yung pagtitiwala natin sa Kanya, buong puso talaga. Maraming pagsubok, minsan hirap. Lord, paano kami mag-start? Hirap, ang dami na yung pinagdadaanan. Sobrang saklap, Panginoon. Pero mabuti po kasi pa rin ang Panginoon eh, ang Diyos. Alam ko po na yung nangyayari ngayon sa atin sa online na nagsisharing po tayo, kalooban po to ng Panginoon. Kalooban po niya to na mangyari po ito kasi nagki-care po si Lord talaga sa inyo. He cares for you, He cares for me, sa ating pong lahat. Alam po niya na darating sa punto na magkakaroon po kayo ng depression, magkakaroon kayo ng matinding kalungkutan na pwede pong maka-apekto sa buhay niyo, pero hindi po yun pinayagan ni Lord na mangyari. Inagapan po niya yung po pwedeng pangit na mangyari, hindi po inalaw ni Lord. So, napakabuti po ng Panginoon. Despite of what happened, nawala man po ang ating mahal na si Auntie Lucy, nakinuha na po ng ating Panginoon. Pero nandyan po yung pag-alalay po niya, yung pagmamahala ng magkakapamilya, magkakapatid, magkakamag-anak. Hindi man po natin nakikita physically ang Diyos kasi po ang Diyos po ay espiritu. Sabi nga, God is a spirit and the people who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nasa John chapter 4 po yun para malaman nyo. Ano yung pinabanggit ni Ate Irene? Nasa Bible ba yan? So John chapter 4 po yan para if you want to review kung ano po yung ano to confirm kung ano po yung mga nababanggit ko po. So, ang sabi po ni Jesus,
na that God is a spirit. Hindi po natin siya makikita. Hindi kasi natin pwedeng sukatin si Lord. Malimitahan po yung height niya. Ang sabi po sa Bible, the heaven is my throne. Ang langit ay trono ko. At ang lupa, ang earth, is tungtungan lang po ng paa ng ating Diyos. So the heaven is my throne. And the earth is only my footstool. So hindi natin kayang sukatin o maabot ng isip natin, Lord, gaano ka ba kalaki? Sobrang laki po ng ating Panginoon. Kaya kung may problema, ang bawat isa sa atin, napakaliit lang po niyan. Kayang-kayang isolve po ni Lord yan. All we need, alam niyo po, ginagawa ni Lord ngayon sa ating lahat, yung ini-establish na talaga yung faith natin, sobra. Sobrang pinagtitibay ng Diyos yung ating pananampalataya ngayon. Alam niyo po, talagang pwede nating masabi na ano pa ba yung pwede nating asahan sa susunod na mga araw? Kasi ang lalalala na ngayon. Okay na kaya by November? Okay na kaya by December? Lahat po tayo nakahang, hindi natin alam. Even the scientists, even our government, kahit sino pa pong mamatatalinong tao, hindi na nila masabi kung ano yung pupwede. Kaya, ang gagawin po natin is to have our faith po sa ating Diyos. Pagtibayin po natin maigi. Ang pananampalataya natin sa Kanya. Na kahit ano pa po yung mangyari, yung sitwasyon, everyday, yung maging update sa mga susunod na araw, importante po, meron po tayong Diyos na malalapitan, na masasandalan. Sabi nga po ni Adonis, matatakbuhan. Diba? Na meron po tayong mapagpapahingahan, masasabihan, masusumbungan. Pag gusto niyo pong magsumbong, eh Lord po kayo magsumbong, maririnig po yan ng Panginoon. Ako, dami ko ng sumbong kay Lord eh. Pag meron akong minsan mga bagay na hindi maintindihan sa kapwa, imbes na gumanti ka sa Kanya o magalit ka sa Kanya, sumbong mo na lang kay Lord. Lord, yung tao na yun, di ko na talaga maintindihan. Ikaw na pong bahala, Panginoon. No? Sumbungan po natin si Lord eh. Kesa po so magsumbong tayo sa tao, baka lumaki lang yung problema. Eh, si Lord po tayo magsabi. So, dalas-dalasan po natin yung communication natin sa ating Panginoon. Kasi po, pag sinasabing, mahal mo nga si Lord, eh, hindi ka naman nakikipag-communicate. Eh, bakit sa mag-asawa? Pag sinabi ni Alan, kay Lisel, ay, Lisel, I love you, ah. Pero wala naman, hindi siya nakikipag-communicate. Isang buwan na, kahit pagkasama sa bahay, hindi siya kinakausap. Paano mo masasabing love mo? E ganun din po kay Lord. Paano natin sabi ni Lord, mahal mo nga ako, hindi mo nga ako kinakausap. Diba? Tapos ayaw mo makinig sa akin. Kasi po hindi po pwede tayo lagi yung nakikipag-usap. Gusto po ni Lord, kausapin din tayo. E paano tayo kakausapin ni Lord? Ayun po yung pagbabasa natin ng Bible. Yung word po ng Panginoon na binabasa po natin sa Biblia, yan po yung kaparaanan para kausapin tayo ng Diyos. Kumpleto po ang Bible. Walang labis, walang kulang. Kumpleto po yan. Lahat po ng karanasan ng isang tao, nandiyan po. Kaya by Wednesday po, baka dumating na po yung Bible po ninyo. So, abangan nyo po yun. Papadala ko po yung mga Bible para sabay-sabay po tayo, mag-open tayo ng Bible. Maganda po yun, matuto po tayong lahat, sama-sama tayo. Ma-enjoy po natin. Grabe po ang sarap, ang ganda ng salita ng Panginoon. Kasi kung hindi po eh, hindi ako mag-aksaya ng panahon. Di po ba? Pang ilang Bible study ko na po ba ngayon? Katatapos ko lang po ng 5 p.m. eh. 30 minutes lang. Mabilis na mabilis lang. Tapos pagtapos natin, may 8 p.m. pa po ako.
So, ganun ko sobrang minamahal ang salita ng Diyos. Ay, meron po tayong kasama. Si Erlinda Cabanos. Tita Linda. Ay, hello po. Yan po. Yan po yung kapatid po ni Mama. Tita Linda. Nasaan po siya? Tita, buksan mo camera. Nasaan ka ba ni Chesbe? Sa Palawan. Ah. Sa Palawan po. Ay, parang natatandaan ko siya. Umaten siya ng birthday ni Tito Orly. So, from Palawan pa itong ano, galing okay. Yes. Siya. Ah, naka-lockdown sa Palawan, you know? Ayaw nila magpapasok. Baka mahina internet. Saan sa Palawan, Puerto Princesa? Borland. Borland. Oh. Diyan dumira si Ate Lisel. Ay, diyan. Dumira si Ate Lisel. Hello po. Elementary. Saka mahina internet. Niya. Sige, di bale. Naririnig niya naman tayo kasi minsan nag-click yung ano, di bale. Hello po. Magandang gabi po, Ate Erlinda. Ah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Na... Sige po, patuloy po kayo mag-invite. Okay po ito. Dami-dami po talaga ngayon. Nangangailangan po ng comfort. Nangangailangan po ng salita ng Diyos. Ayoko munang magbukas na. I mean, nagbubukas na ako ng FB pagka magpo-post ako. Pag magpo-post. Pero ayoko munang mag-ano ng newsfeed. More on Messenger po. Kumukuha po tayo ng mga prayer request po ng mga tao. Sa Rotary po. Kasi Rotarian din po ako, no? So, dami pong prayer request per family. Mga nagkaroon po ng COVID. Kagabi, 10 p.m. 10 p.m. kagabi. Meron po kasi akong dalawang oxygen tank. Pinadala ko sa church. Kung sino po yung nangangailangan, pwede po nila hiramin. So, kagabi po, 10 p.m. may kumuha. Tapos yung isa, meron din. Wala, kulang-kulang na po talaga yung mga oxygen tank ngayon. So, patuloy po nating ipanalangin ang lahat. Katatapos lang din po namin kanina mag-pray nung 5 p.m. Bible study. Sa lahat po ng ngayon po yung nakararanas ng matitinding problema po. Napakadami po talaga. Kaya tayo po yung magsisilbing mga prayer warriors. Not only for our family, kundi maging po sa lahat po ng may mga problema po ngayon at mga dinadanas sa kabigatan. Dito po talaga nasubukan tayo because of pandemic na ano eh, hindi tayo naging makasarili. Napansin niyo po 'yon. Dito talaga kasi 'di ba biro mo yung 14 days quarantine. Dito nagkasubukan talaga yung damayan. Pagmamahalan ng pamilya, ng magkakaibigan, 'di ba? Yung damayan. Kaya even po sa panalangin, magkaisa rin po tayo. Sige po, ipag-pray po natin yung mga prayer request po ngayon. Sige po, i-open ko lang po no, yung mga prayer request natin. Huwag po tayong magsasawa. Sabi nga, pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. Idulog nyo sa Panginoon lahat ng mga dapat ipanalangin. Yan po ang nais ng Panginoon. At alam nyo ba, ang prayerlessness po, prayerlessness is a sin. Kasalanan po ang hindi pananalangin. So, ayaw po ni Lord nang hindi po tayo nagpipray. Kaya ito po yung pagkakataon natin as a family to pray po sa lahat ng mga inyo pong mga prayer requests. Yan. Thank you, Lord. So, yan. Buksan ko po ang aking ano, yung messenger po para ipag-pray po natin lahat ng mga prayer concerns. Kung meron po kayong additional prayer request, i-post nyo lang po sa ating Gutierrez na GC para tuloy-tuloy po natin ipagpipray ngayon. Sige po, anilayan ko po kayo na makiisa sa panalangin. Atin pong idulog sa Panginoon ang lahat-lahat po ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. Tayo po ay umuko. Umikit po tayo. Salamat, Panginoon. Naririto po kaming muli, Lord, na lumalapit po sa inyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na kanina pa lamang, Panginoon, nakikinig ka na sa amin pong sharing, nakikinig ka na, Panginoon,
sa lahat po ng aming mga napag-uusapan. Halika nga, hindi ko marami. Lord, maraming pong salamat sa gabi pong ito, sa amin pong sama-samang pagdulog at pananalangin, Panginoon. Inyo pong pakinggan, inyo pong dinggin, inyo pong sagutin, Panginoon, ang lahat po ng aming idudulog po sa inyo. Panginoon, salamat po. Tunay na napakabuti mo sa aming buhay. Salamat sa pagkakataon na kami po'y magkakasama ngayong gabi, Panginoon. Lord, dito po sa Zoom, kahit po ito'y sa online lang, Lord. Ikaw po yung gumawa ng way para kami po ay magkaroon po ng gathering na ganito, Panginoon. Lord, ngayong gabi, amin pong itinataas ang mga prayer requests. Lord, ngayong gabi, Panginoon, we pray, Panginoon, Lord, sa prayer request po, Lord, ni Lenny, for complete healing for Uncle Yoni, Lord. Lord, we continue to declare that Uncle Yoni is already healed. And thank you, God, sa healing na binigay mo po sa kanya, Panginoon. Thank you for the negative result ng kanyang antigen, Lord. We know, God, na kumilos ka sa kanyang buhay sa 14 na araw, Panginoon, na pinagdaanan po niya for that quarantine, Lord. Hindi po yun biro, Panginoon. Subalit, ikaw ang Diyos na umalalay sa kanya. Ikaw ang Diyos na kumalinga sa kanya, Panginoon. Salamat, patuloy pang hawakan mo ang buhay po ng aming Uncle Yoni. Lord, alam namin na yung pagmamahal namin, Panginoon, higit doon ang pagmamahal mo po sa kanya. Ikaw yung totoo at higit na nagmamahal sa aming Uncle Yoni, Lord. At kaya naman, Panginoon, salamat na dininig mo po ang aming panalangin. Patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa buhay ni Uncle Yoni. Ingatan mo po siya, Panginoon. Kung siya man, Panginoon, ay lalabas na, Panginoon, Lord. Ang pag-iingat, protection, Panginoon, ay ibigay mo po sa kanya. Ganon din, Panginoon, ang kanyang isip, yung kanyang puso, Panginoon, panghawakan mo po, Lord. Panghawakan mo po ang kanyang damdamin, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kaaliwan, Panginoon, na nanggagaling po sa iyo. I-comfort mo siya, Panginoon, sa bawat sandali, sa kanyang kalungkutan. Lord, ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang kumpletong kapayapaan sa kanyang kaisipan. Lord, at ipadama mo, Panginoon, na maraming pong nagmamahal sa kanya. Lord, nandito po kami na mga mahal niya sa buhay, Panginoon, na nagmamalasakit sa kanya. Lord, palagi mo siyang i-remind, Panginoon, na marami pong nagmamahal, Lord, kay Uncle Yoni. Take full control, Panginoon, sa kanyang buhay, in the name of Jesus. Lord, we pray for the safe travel po ni Lester, pagpabalik po niya ng bansang Pilipinas. Lord, we pray for your divine protection be upon Lester, magmula pa lamang sa pag-alis niya sa kanyang unit, Lord, sa Singapore, going to airport here in the Philippines, Lord, going sa hotel, and from hotel going, Lord, dun sa kanilang bahay, Lord, sa Novaliches. Lord, padalhan mo siya ng battalions of angels, O God, na siyang, Lord, mag-iingat sa kanya, Panginoon, na hindi po siya, Lord, makakaranas ng anumang pagod, na hindi po siya makakaranas, Panginoon, ng kahit anumang sakit karamdaman, Panginoon, sapagkat ilalayo mo siya, Panginoon, sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we speak life, we speak, Lord, good health, and we speak, Lord, and we flee the blood of Jesus be upon Lester, Lord, in the name of Jesus. At anuman, Panginoon, ang desire ng kanyang puso for his career, Lord, sa kanyang work, sa kanyang love life, Panginoon, sa kanyang future, Lord. Lord, ikaw po, Panginoon, ay makialam sa buhay po niya. Take full control, Panginoon. Panghawakan mo ang kanyang buhay, Panginoon. And let thy will be done, Panginoon. Sapagkat alam namin na ang plano mo sa kanya, Panginoon, ay para sa kanyang ikabubuti. In the name of Jesus, in the name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Lord, we pray for safe pregnancy para po kay Lenny. Lord, ang prayer po niya, baby boy,
Panginoon ang kanyang maging baby. Lord, ito po ang kanyang prayer request. Higit sa lahat, Panginoon, maging healthy po, Panginoon, ang kanyang pregnancy, even Lord, ang kanyang baby na nasa kanyang sinapupunan. Lord, we pray for your protection, Panginoon, sa lahat ng uri ng sakit karamdaman na hindi po ito, Panginoon, makadadapo sa buong pamilya po ni Lenny, sa kanyang husband, maging kay Lilac, Lord. Continue, Lord, to provide everything they need, even Lord, yung stable na trabaho, negosyo, kung ano man, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay nila. Lord, buksan mo po ang durungawa ng kalangitan. Ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong mayamang pagpapala sa buhay po ng pamilya po ni Lenny in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we pray for complete healing. O God, in the name of Jesus. Lord, kay Bernadette and Kuya and Lord, kay Sister Jennifer Barilio, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, alisin mo po ang lahat ng anumang mga nakasasagabal, Panginoon, sa kanilang mga kaisipan. At i-claim nila, Panginoon, Lord, ang kompletong kagalingan na iginawad mo na po sa kanila. Panginoon, wala pong anumang gawa at tangka ng kaaway na pinipilit sirain ang kanilang buhay, Panginoon, ang makakapenetrate ng kanilang buhay. Sapagkat pinababalutan po namin ng banal mong dugo, Panginoong Jesus, ang buhay po ni Sister Jennifer Barilio, maging kay Bernadette, Lord, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ipinapagkatiwala namin, Lord, ang kanilang buhay sa iyong dakila at makapangyarihang kamay, Panginoon. Panghawakan mo po sila, Lord. Mahal na mahal mo po, Panginoon, ang mga anak mong ito, Panginoon. Ngayon, Panginoon, patuloy manghain mo, Panginoon, ang pamilyang ito, Panginoon, sa mga dakilang bagay, Panginoon, na gagawin mo sa kanilang buhay. Hindi ka pa po tapos sa kanila, Lord. Nagsisimula ka pa lang, Lord, sa kanila. At maraming marami po ang gagawin mo, Panginoon, na mga amazing things, oh God, sa kanilang buhay. In the name of Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. We pray for good health and protection for Paul, Cez, Tamayo, and family. Maging kay Juliet Bismonte and family, Esther Ponce de Leon and family, Erlinda Cabanos and family, Doctora Eunice Ponce de Leon Herrera and family, kay Lumen Filart and family, most especially po sa mother po ni Jennifer Barilio na si Lourdes Amayo. Lord, we pray in the name of Jesus sa mga pangalan na nabanggit, mga pamilyang ito, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang bawat buhay ng mga ng family na ito, Lord. Lord, ikaw ang tunay na nakababatid, Panginoon. Hindi ko po sila lubusang kilala, subalit ikaw ang lubusan na nakakakilala sa mga pamilyang ito, Panginoon. Lord, inadalangin namin, Panginoon, una sa lahat, your divine protection, Lord, lalong-lalo na sa panahon ngayon. And even, Lord, give them, Lord, yung peace of mind, peace in their heart, Lord. Mabuting kalusugan, mataas na immune system, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pagpalain mo po ang bawat pamilyang ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, we pray for financial blessings, trabaho, Panginoon, mga stable na trabaho, Panginoon. Financial breakthrough, Lord, sa amin buong pamilya, kay Bernadette, at sa kanya pong mga pinsan, kay Lenny, kay Lizelle, kay Lala, kay Dennis, Alan, and Lester, and the entire family, Gutierrez clan, Panginoon. Lord, sabi mo po na ikaw lamang po, Panginoon, ang pinagmumulan lahat ng pagpapala sa mundong ito. Sabi mo po in Philippians 4:19 that you will provide, Lord, everything that we need, Lord, according to your riches and glory, Lord, in Christ Jesus. Hindi ka po madamot na Diyos. You are a generous God. At Lord, sinabi mo po, ang sino man sa'yo nagtitiwala, hindi mo bibiguin, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, we pray for financial breakthrough in the entire family, Panginoon. Even Lord, sa lahat ng naririto po sa Zoom room ngayon, Panginoon. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Lord, we wholeheartedly trust you, O God. Sabi mo, Panginoon, sa iyong salita that even in times of pandemic, even in times of famine, that your people, Lord, will enjoy plenty.
Lord, iparanas mo po sa amin ang mga bagay na yon, Panginoon. At ang mga pagpapalang ito, Panginoon, na amin pong mararanasan, Lord, ito po ay ma-share din namin, Panginoon, sa ibang tao na ng mga nangangailangan. Ito po ang nais mo, Panginoon, ang pagpalain ng mga tao, Lord, upang maging pagpapala rin po sa ibang tao. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Additional prayer request for good health and protection for Marie Vic Santillan and family and Eric De Leon. Lord, we pray for your divine protection, Lord. And good health be upon this family, Lord Santillan, Lord, and Eric De Leon and family in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa hapon po ito, Panginoon, sa lahat pa po ng aming mga prayer requests, we pray for Singapore. Lord, na ngayon po, Panginoon, ay dumadami na ang case ng COVID. Lord, full control, Panginoon, sa nangyayari po sa bansang Singapore. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagtuldok ng COVID na ito, Panginoon. Lord, sama-samang pakikiusap at pananalangin naming lahat, Lord, tuldukan mo na, Panginoon, ang COVID-19. Pandemic na ito, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lalong-lalo na, Lord, sa mga tao na patuloy, Panginoon, na ngayon ay nahihirapan sa iba't ibang quarantine facilities, sa mga hospitals, sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Lord, we pray in Jesus' name, in Jesus' name. Sa lahat po na ngayon ay nahihirapan, Panginoon. Lord, pagalingin mo po sila. Makasurvive po sila, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari, sa mga nabiktima po ng COVID, sa mga oras na ito, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we pray for the health of Erlinda's husband, Erwin Cabanos. Lord, in Jesus' name, protection for Cabanos family, Gutierrez and Gapasin family, even Lord sa Wang family, Lord, and Tamayo family, Lord, sama-samang panalangin, Panginoon, naririto pong yung mga anak, Lord. Wala po kaming ibang malalapitan, matatakbuhan, Panginoon, sa inyo po kami humihingi ng saklolo sa mga oras na ito, Lord. Inikilala ka namin, our Lord Jesus, that you are our Lord and Savior. Ikaw lamang ang tanging pag-asa ng aming buhay, Panginoon. Hindi na po namin alam, Panginoon, ang gagawin namin. Ang tanging alam lang po namin, Panginoon, ay lumapit sa inyo, ilagak ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, Lord. Lord, we pray, dagdagan mo pa yung pananampalatayang ito. Dagdagan mo pa po yung faith namin, Lord. Patatagin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Palakasin mo po kami, Lord. At maging encourager kaming, Lord, sa ibang tao. Sapagkat alam namin, Panginoon, hindi lamang kami nag-gather sa wala lang, Lord, kundi magamit yung buhay namin, Lord, upang maka-encourage kami ng ibang tao, Panginoon, na alam namin na nagdaranas din, Panginoon, ng sobrang lungkot, ng sobrang kahirapan. Panginoon, ipakilala ka namin sa kanila, Panginoon, kung papaano, Panginoon, sa mga oras na ito, ginagawa namin, Panginoon, ang sama-samang pananalangin. Lord, we pray. We pray not only for ourselves, Lord, but also to other people. Mga kamag-anak namin, Panginoon, Lord. Maraming marami pa po kaming kamag-anak, Lord. Abutin mo po ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ang bawat angkan, Panginoon, kung saan kami nakakonek, Lord. We pray, Lord, in Jesus' name, Lord. Humihingi po kami, Panginoon, ng iyong awa, habag, biyaya, Panginoon. Lord, na ang bawat isa ay makaranas, Panginoon, kung ano po yung nararanasan namin ngayon. We pray for their salvation, for their healing, O God, for their deliverance in the name of Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat sa pagkilos ng banal na Espiritu ngayong gabi sa amin pong pananalangin. And thank you, Holy Spirit. Ikaw po ang naglagay sa puso namin ng mga prayers na ito. Salamat po, Lord, sa inyo po kami. Umedepende sa inyo po kami, Panginoon, Lord. Tanging umaasa, wala na pong iba.
And we love you, Lord. We love you, Lord. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Mahal na mahal po namin kayo. God the Father, God the Son, our Lord Jesus, and God the Holy Spirit. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat, kaluwalhatian. Ito po ang prayers namin in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po. Alam ko po na ang bawat isa ay patuloy lang po tayong manalig, umasa sa Panginoon, ha? Marami po tayong mga araw na pagsasama-sama ng pananalangin. Alam niyo po, may purpose po ang Panginoon. Hindi lang para sa ating sarili, but to pray for other people. Grabe po ang ginawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Pinili po niya yung bawat isa. No, may mga taong nangangailangan ng prayers. Yung gamitin ka ng Panginoon to pray for them. Wow, praise God! Di po ba? Kaya po, pag meron pong mga inimpress ang Lord, ang Holy Spirit sa puso po ninyo, na mga pangalan ng tao, minsan, di ba, nakapikit ka, merong magpa-flash siya yung mukha ng tao. Ibig sabihin, you pray for that person. Pwede niyo pong isend yung mga names po. And we will continue to pray every day po. Okay po ba yon? Okay po ba yon? Yan. So sa ganitong paraan po, nakakapag-serve po tayo sa Panginoon. Baka kasi isipin po ninyo ang nagsiserve lang sa Lord, yung nagsishare ng Word of God. Even praying po para sa ibang tao, yan po ay paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya God honors our faith, our prayers sa ibang tao. Hindi po mawawala ng kabuluhan yung in-spend yung time dito. No, hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Recorded po yan in heaven. At pagdating ng panahon na tayo po haharap kay Lord, makikita niyo po yung mga records kung kailan yung may attendance din tayo ron eh. May attendance din po tayo doon. Recorded po lahat yan. Ito po yung tinatawag that we are investing for eternity. Ito yung pinakamagandang investment. Giving time in serving the Lord. Giving time to God in prayer, in reading the Word of God. Yung investment po sa mundo, pwede yung manakaw. Pwede yung mabulok. Pero yung ginagawa po natin pag i-invest ng time para kay Lord, hindi po yan mananakaw. Mananatili po yan until eternity. Amen? Amen. Amen. Sige po, mag-picture po tayo bago po tayo mag-end. Thank you, Lord. And pwede po bang sabihin po natin sa Panginoon, thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Sige po. Let us have our picture. Nasaan si Lilac? Dito sa kwarto, ate. Busy-busy ang Mami Lenny. Multitasking. Busy-busy. Ingatan mo, buntis ka. Ingat sa kimo. Opo. Yan. Asan ang baby Lance? Gising? Ay, tulog. Tulog na. Tulog ang baby. Ay. May sarili siyang cellphone. Ah, sige, picture na tayo. Ma! Smile po. Pogi-pogi ng uncle ko. 1, 2, 3. Oh, marunong na si Lilac. Lilac ko. Glory to God. 1, 2, 3. Glory to God. One more Lilac. Ito, Mimi. Wait lang. Dito. Yan. To God be the glory. Sa Diyos ang papuri. 1, 2, 3. Ayaw na ng bebe. Yan. Thank you, Lord. See you all again tomorrow. Maganda po, 7:30. Attend po kayo uli, ha. Kahit po naka-off cam, makikinig lang po kayo. Maganda po yung preaching tomorrow. Yan.
Ayan. Sige po. Salamat. God bless you all. I love you all po. Thank you. Love you, love you. Huwag po kayo magsasawa, Uncle, ha? Hanggang pagbabalik ni Jesus, no? Maganda, madadnan niya tayo. Nandito tayo sa ganitong gawain. Approve yun. Diba? Okay, mga Tita Jinx. See you all again. God bless. Bye-bye. Bye po. God bless sa lahat po. Bye-bye. Love you all. Bye.